masasabi ko sa experience ko, sa military experience ko, which is ito yung pinaka-major na encounter, which is a series of encounter at hindi pa sa jungle o kundi sa military urban area. So dito yung dito sa Zamboanga nangyari po yon. So before yon, galing ako sa 3rd Scout Ranger Battalion. So na-relieve ako ng 3rd Scout Ranger Battalion as operation officer. Reassign ako sa 1st Scout Ranger Battalion para mag-assume may commanding may as a company commander sa 2nd Scout Ranger Company. So prior to that, nag-report ako sa Negros galing break. So actually 2 hours lang ako sa Negros sa battalion sa La Granja. At tinadala kami kaagad sa Zamboanga at kami yung first serial para makapag augment sa Zamboanga incidents doon sa mga forces doon. So totally pagdating namin doon, mayroon pa kaming isang araw na preparation before yung operation sa area. So actually yung battalion namin that time is reserve. So yun din yung tinas din ako ni may battalion commander na maging main effort doon sa kumpanya niya. So that time kasi nakita ko yung area, alam ko yung alam ko kung paano maglaro yung Moro National Liberation Front. So nag-conduct po kami ng rehearsal sa a sort of training lang yung natutunan po namin sa Scout Ranger training, yung CQB. So which is very important talaga na prior sa operation, lalo na ito is mouth operation. So tinas ko po yung dalawang platoon ko, yung dalawang platoon leader ko saka yung executive officer ko na i-conduct yung CQB rehearsal. So maganda at lahat ng tropa na undergo nila yon kahit sa konting panahon lang para at least ma-review. So prior pagdating doon sa area, kumbaga hindi na mahirap i-command yung dalawang section ko na nagmamaneuver. At ang ginawa ko doon is mayroon akong isang section na casualty ano tawag ko doon? Casualty reserve. So that time which is very important talaga yon na hindi natin inaasahan na mayroon talagang mawiya sa atin or makiya naman. So yun yung task niya is mag retrieve lang. So exit yung wiya natin at dalhin sa casualty collection point, designated casualty collection point. So very easy yung nangyari na nagawa namin kasi ako mismo as a company commander, hindi ko micromanage. Kundi dalawang platoon officer ko ang kinokomand ko kung saan sila pwede magmaneuver. Which is,
binibigyan ko sila kung saan sila mag-base of fire yung isang section, at saka yung isang section is yun yung nagmamaneuver going to the target. So prior noon, yung unang encuentro namin is doon sa pag-reinforce doon sa Light Reaction Company na na-woundedan. So na-exit po namin yung ano, yung tropa ng Light Reaction Company. So wherein yun na rin yung that time na nag-push kami going to Malik suspected safe house. So yun, ginamitan po namin ng ano, ng explosive para mabutas yung pader. Pero at that time, yun din po na yung naging lessons learned sa amin na hindi pala pwedeng gamitin yung ganun explosive. Dahil wala tayong kakayahan, hindi tayo engineer na bubutas tayo ng isang butas, kundi buong pader yung na gigiba. So yun po yung naging lessons learned namin. So wherein nasabi naman namin sa taas na i-improve po natin yung capability ng engineers natin na bubutas ng pader, wherein sila po yung makakasama natin sa mouth operation area. So at that time, pasalamat kami na nakuha natin yung dalawang hostages doon. So na-rescue natin at na-forward po sa TCP at nabigyan po ng lunas yung hostages. Then ang maganda po doon is ay yung interoperability namin ng Light Reaction Company na push yung location ng kalaban. So doon sila na concentrate at umatras yung kalaban doon sa area. So hanggang lumiit ng location yung kalaban. So that time doon sa along Lost Tree Street, nakapag-stronghold kami doon. Ang maganda doon is tiyaga lang. Sabi ko sa tropa, huwag tayong at matat na ano, may encuentro or maka-score, kundi tiyaga tayo. Andyan yung safety and security ng tropa natin. Pagkatapos, observe lang kung saan yung target area natin, doon lang tayo. So, at yun din ay yung tasking namin na at that time na ibigyan ng ano, blocking position at mag-stronghold sa along Lost Tree Street. So, dahil sa pagtsatsaga, yun po, naka-captured po tayo ng kalaban, yung Rose Moro National Liberation Front na 6. Wherein, doon sa mga na-capture po natin, at maganda yung result na na-TI sila ng tropa. At that time is na-recover natin yung mortar. Ang maganda kasi doon sa pag assault doon sa enemy position is yung ni-rehearse prior sa operation, which is hindi na po mahirap na gawin. So kahit sabihin mo lang kung saan sila lulugar, saan sila magmamaneuver, saan sila mag-assault, saan yung target, madali na lang ng officer mo na gawin. So isa rin doon na naging lessons learned namin sa
inkwentro na yon is yung gamit ng radio. So actually, we need yung sa mouth area, supposedly dapat mayroon tayong isa-isang radio bawat isang tao para yung ma-minimize yung noise, yung tactical at saka yung paggapang mo sa enemy location is mas ma-minimize pa. At if sakali na mayroong resistance pa doon, malamang we have a lot of casualties pa kung sakali. So, nabigyan din kami that time ng tasking na mag-blocking din sa Along Mango Drive Street. So, nag-block po kami doon. Na-inkwentro yung second at saka first company. So, ang maganda doon, yung casualty collection point natin is na-designate na kung saan pipick upin yung mga casualty at saka yung magre-retrieve ng mga casualty, yung assigned section is madali na lang yung tasking. So, very hard po yung mag-operate na hindi talaga natin alam yung kalaban natin kung saan tumatama. Wherein doon sa area, nakapag-prepare na sila gamit po yung mga hole. Bubutas po sila ng hole sa mga pader. So yun yung nakapag-inflict ng casualty nung na-encuentro doon sa Mango Drive. So hindi po natin inasahan yon na ganun pala yung tactics nila. So yun din na pag-aralan namin na isang titipis ng kalaban pala yung ganun. And isa yung tinatawag nilang rat hole. So yung rat hole kasi doon is house to house yung ginagawa nila, which is yun na rin yung exit point nila kung may inkwentro nila doon sa enemy position yung government troops. So yun din yung lessons learned namin na pag may rat hole, gumagawa kami ng ibang butas para doon ulit papasok. Pero ang critical sa rat hole is, yun nga, kung ginagamitan po natin ng maso, nadidetect po kung saan yung location natin. At malamang ma-implikan po tayo ng casualty. Wherein pa kung mayroon tayong augment na engineers na magbutas ng daan natin, mas effective pa sana at mas mabilis yung operation going to enemy position. So yun po yung second encounter na na-implikan po yung company ko na at that time medyo nanghihina tayo at masama yung loob po natin na ma-implikan po tayo ng casualty. Pero sabi natin sa tropa, determinasyon, set the example para i-push ng i-push yung mission natin. So normal na mabigyan po tayo ng ganitong casualties na hindi natin inaasahan. So, wag lang malumoral, sabi ko sa tropa. So, go tayo sa mission. Yung tropa na nawiya o naibak na is tinik-charge naman na ng mga doctors natin, kako. So yun yung nag-trigger ng kwan ng moral ng tropa sa area. So yung pinaka major na at final na encounter
doon sa Zamboanga. Yun na yun yung na-concentrate namin, nag-wave going right east portion kami sa area of operation sa Zamboanga, sa specifically doon sa Santa Barbara. So, nabigyan kami ng tasking as the supporting effort ng Light Reaction Battalion, pero nabago ulit nung pagdating doon sa area, naging main effort yung tropa natin, yung unit natin. So, yun yung nakita ko sa terrain, yung advantage position. Yung advantage position kung dun sa mouth area is yung buildings kung asaan yung mataas at saka yung concrete na concrete na pwede mong taguan, pwede kang mag-forward observer. So, yun yung tinawag namin na target 8. Yung target 8 na yan is yan na yung ginamit namin na position. Nilocate namin sa mapa, which is binigyan kami ng city map, na yun yung best maps na gagamitin natin during mouth operation, na mayroon siyang grid line para malocate natin kung saan yung mga location din ng mga tropa. And yung photo map na aerial photo map po na galing sa ating friendly forces sa Air Force. So, yun yung naging basihan po na magandang at napabilis yung operation dun sa area. So, nung nakuha namin yung T8, prior dun is binigyan ko ng tasking yung dalawang platoon. So, at any time, makuha natin yung T8 with fire and maneuver. So, ang ginawa ng isang section, fire and maneuver yung fire yung ano, base of fire yung isang section, at habang nagbe-base of fire, yung isang section naman is nagmamaneuver going sa T8 building. So, with yung support ng ating armor. So, yun po yung maganda para yung kalaban is mag-spread, magtatago kung mag-base of fire ka para yung maneuver natin is safe pa rin yung tropa. So, that time nasa T8 kami, yun na yung nirecommend ko na ito yung gawin na base forward observer saka base stronghold base ng tropa. So, dito na rin kasi na-concentrate yung kalaban doon sa malapit sa T8. So, nung nakuha yon, advantage sa lahat ng tropa. So, yun na rin yung time na ginamit namin yung thermal imager na galing sa Scout Ranger Training School na model ng Israel ata yun eh, yung base doon sa sinabi ng tropa, which is yun na rin yung tinetest and evaluate. So, thankful kami at yung thermal imager na yun, yun yung ginamit namin nung gabi. Kasi sa gabi, hindi namin makikita yung kalaban. So, nung ginamit namin yun is, yun yung nagbigay silbi ng liwanag dun sa tropa na paggabi is nagmamaneuver yung kalaban going to our position. At dun na rin sila nag-exit kapag gabi. So, na-alert yung tropa
at nakikita natin sa monitor ng thermal imager, kaya nagamit natin yung scout sniper at saka yung sniper ng LRC dahil sa pinpointed location ng kalaban based doon sa nakikita natin sa thermal imager. So, yung gabi na yon, yun na rin yung nakapag-inflict sa kalaban ng malaking casualty nila with fires at saka indirect fires na ginagamit doon sa kalaban. So, yung grenade na ginamit natin is very effective at saka pag-urban talaga, yun yung dapat natin gamitin yung granada. Nung nasusunod na araw, yun ang naging, hindi natin inaalisan yung T8, yun ang naging base natin. So, yun na rin yung time na hindi makapag-maneuver yung kalaban kahit saan, kundi kung saan sila nakapwesto doon sa area, hindi na sila makalabas. Dahil yung mga sniper natin saka weapons platoon natin na nandun sa taas, nalilimit yung movement nila. So, tumawag si battalion commander that time is pwedeng i-psyops yung kalaban. Sabi ko, pwede natin i-psyops, sabi ko kay battalion commander. So, basta bigyan lang kami ng megaphone, sabi ko kay Batcom. At hindi naman maubusan yung boses. So, yun nga, ang psyop operation na ang kalaban is gusto rin sumuko. Dahil nga, siguro nga na yung iba doon is nawalan na ng will to fight or napasama lang sa Rhodes Moro National Liberation Front at saka yung mga hostages na nandun is pwedeng isa rin siguro na nag-convince sa kanila na mag-surrender. So, nagamitan natin ng megaphone through yung tausog natin na tropa. So, masasabi ko na ito yung tausog na tropa is pwede siyang mag-deliver ng ma-persuade ng tropa yung ating kalaban. So, yun nga, dire-diretso yung pag-convince niya. Eh, hindi ko na rin matandaan at hindi ko memorize kung ano yung tausog term. So, in short, na-convince po ni Staff Sergeant Pulalon yung kalaban na mag-surrender. So, yung unang surrender ni surrendery is 34. So, out of 34, pati yung mga baril nila, bala nila, sinurrender din nila yung mga high-powered firearms nila. So, yun nga, sabi ko, that time, tinas ko yung isang section na mag-receive dun sa mga surrendery. So, ako yung nag-task din sa isang officer ko na bigyan ng talian, yung bigyan ng humanitarian support dun sa mga surrendery. So, tinawagan natin kaagad yung higher headquarters para ma-turn over dun sa TCP. So, yun yung magandang flow
ng operasyon. Supportive yung ating commanders, which is yung service support is immediately na nandun sa likod. So, yung gabi na yon, nung umaga na yon, nung napasurrender natin, kinontinuous pa rin natin na nag-convince sa mga kalaban. So, ginamitan uli natin ng megaphone through kay Sergeant Pulalon. Kaya, nung madaling, kinagabihan uli, yun yung nakapagpasurrender tayo ng 32 at saka 4 na hostages ang nakuha. So, mayroon isang babae doon na hostage. Nakita natin talagang uhaw na uhaw, gutom na talagang nandun yung takot niya talaga. So, yun nga, yung fighting spirit talaga ng tropa at saka yung pag-secure nila sa area, lalo na dun sa kalaban, is binigyan ng magandang magandang loob. Pagkatapos, yun na rin natin nakita, dun na rin natin nakita sa thermal imaging na thermal imager na nagwi-withdraw na pala that time yung grupo ni Malik. So, yun yung isa rin na nag-alarm. Yun yung pina-alarm natin yung lahat na tropa na nandun sa baba. So, yun na rin yung lahat na puntahan ng grupo ni Commander Malik is naengkwentro ng tropa dahil napa-alert natin through sa thermal imager na ginagamit natin. So, very thankful din kami doon sa tropa ng Scout Ranger Training School na nandun sila na nag-support doon sa operation na yon. So, yun na yung masasabi ko na malaking tulong yung thermal imager na yon, dahil ginamit natin lahat ng firepowers natin, gamit ng tear gas, yung grenades, yung M203, yung mga weapons natin during yung encounter dun sa Barangay Santa Barbara. At saka yun na rin yung masasabi ko na na-end up natin yung operation. Sabi nga, war is over. Na yun yung nag-trigger kay Staff Sergeant Pulalon. Kumbaga, dun nag-umpisa matapos yung operation sa Zamboanga. Kasi dahil sa pag-convince ng tropa natin, yun na yung sunod-sunod na pag-surrender nila at yung pagka-capture natin sa mga kalaban and pagka-rescue natin ng mga hostages. So, at that time, yung mga na-left behind na lang doon is yung mga na-trap na kalaban doon sa ibang area nila. So, very abrupt na yung operation nung ginamit natin si Staff Sergeant Pulalon. So, yun lang yung nag-end para sa akin, yung major encounter and sa operation sa Zamboanga Siege. Gaano ba, sir, importante ngayon yung value ng sayong sa isang kumbaga? Ang
PSYOPs operation is yung tropa kasi is hindi naman siguro sa schooling, hindi naman nakapag-schooling, pero ginamit lang din namin si Staff Sergeant Pulalon na nag-PSYOPs operation siya dahil nga yung sa dialect. So very effective talaga dun sa tropa or sa atin sa during operation na mayroon kang alam na dialect kung saan ka nag-operate. So yung convincing power niya is parang nagsasalita siya na ala. Kasi yung the way na magsalita, malumanay, at saka alam niya kung ano yung sinaluloob ng kapwa niya na Muslim at same dialect pa niya, alam niya kung ano yung maugali nila. So yun yung sinabi ni Staff Sergeant Pulalon. So very effective talaga ang PSYOPs operation during yung mga insidente na ganito. So yun lang naman yung masasabi ko at very thankful ako at yung ganitong operation, mount operation, we need talaga na i-train yung tropa. So tropa as an individual and as a team and with communication bawat isa. So kung wala kang synchronization, wala kang communication, ang tropa, ang orders hindi ma-achieve. Hindi yan makakapag-maneuver, hindi yan makakapag-move. Yun yung isang na-observe ko dun sa operation, lalo na ito, mouth operation, na pag pumasok ka na isang kwarto, hindi mo na alam kung asan yung ibang tropa mo, yung isang team member mo, kung saan pumasok, kung hindi mo siya kadikit. So, lessons learned, hindi ihiwalay sa malayo sa tropa if you have a communication, a radio, at dapat left and right ng tropa, alam niya kung saan pumosisyon, at saka yung command ng isang officer or isang leader ng team is may i-command doon sa tropa. At saka yung paggamit ng engineers, yung explosive nila, which is yung gagawa ng rat hole, is masasabi ko na mas effective siguro, sana siguro yon, kaysa yung magmamaso tayo na nadidetect yung location natin.